today kasi finally tapos na pinalabas si episode 9. Tapos Thursday 12 midnight mapapanood na lahat. Makakawala ng pagod. I mean gabi. I mean nagsimula lang to sa isang simpleng dinner with Yam and Yvette and Jane. Tapos coffee with Rex. Tapos si Gab, tapos si Nico, tapos wala na. So parang imagine mo yung idea na let's just do one episode, let's pitch it, let's get financiers to do this. Tapos natapos namin, and we got so many help from Indoro to Tagaytay, Tanay. Sobrang, I mean, I'm just really happy. Overwhelmed. Parang feeling ko nga, yung mga naramdaman kong pagod sa editing na wala lahat. Yun. 3 months. Parang lock in Mindoro almost 17 days. Tapos Tagaytay is parang kasi weekly yung cluster. Tapos yung Tagaytay parang in 2 months siya natapos. Tapos na yung Tanay Rizal pa kami na 1 day. Tapos ano pa ba? May Metro Manila pa kami. Tikutan. So based kasi sa mga characters na nandoon sa series are lifted from your perspective. Yes. Parang autobiographic ba, in a way. While directing it, what's the most difficult scene that you... Parang alam mo medyo nahirapan ka i-open. Actually, every time we talk about suicide, that's always been the hardest. Kasi, I know so many people who suffered from it, who once caught in that darkness. And it's very personal to me kasi it's not a topic na kinatatakutan ko with my group. We talk about it, we check on each other. And when we know someone else in a crisis, we reach out. So it's always difficult kasi sabi ko nga, yung suicide premise kasi, it has something to do way back in college. Yung knowing people close sa akin, na who suffered that dreaded darkness. So I think yung reliving that moment, yeah, yun ang pinakamahirap sa akin. May nakakatakot sa after. Nakakatakot na parang I don't want to just talk about it and brush it off lang na gano'n. Jump into the scene where parang minsan kasi nila na may what is your call? Well, actually, kasi syempre, to be honest, kaya mo rin nasabi na may pagka-sense it. Because I'm also paying homage naman to that. Kasi, my God, one of the most brilliant TV show ever done is Sense8. Like, my God, Lord of Mercy. So, yeah, I mean, it's not even an attempt. It's just paying disrespect to it. But, of course, you cannot really copy a masterpiece. You just have to make your own take on it. So, yeah, but in terms of sex scenes, my take is always gusto ko na to be truthful. So kung malibog kasi talaga. I mean, guess me, parang I will not hide from it. So bilang a person who's sexual, imagine, maraming tulong na to translate yes. Into actually, parang yung ginagawa ko yung series, pakiramdam ko nga, shit, ako ba yung, sobrang libo ko pa. Kasi parang, bakit when I talk about sex, yun wala lang sa akin, tapos sila yung nahihiya. Like, I have an assistant director ko babae, second assistant director ko babae. Parang, meron pa nga yatang kaming member sa crew na hindi pa nakipag-sex yung buhay niya. Something. So, may mga staff ako na mga baklang-bakla na manlilibo, pero bakit may mga sexual sexual scenes ako or sex scenes na hindi nila maintindihan yung blocking. Parang inisip din, shit, nagawa mo ba yan? So, parang, I don't know, but I just really feel comfortable talking about sex. Although I grew up from a very
I grew up from a Catholic family. Nag-simba every Sunday and puro babae. So I think hindi ko siya nakuha sa household. I think me being open to talking about sex and relationships is my adventure growing up outside the house, outside my home. College, sa mga kaibigan. So, yeah, I think maaga pa lang talaga, I'm a whore. Actually, yung mga sex fantasies ng mga bakla, kasi nakatukaran mo dito. Eh. Yes. Yun yung mga gusto mo. Fantasy ng mga ibang bakla, sa akin hindi. Eto! Alam mo, ang daming magagandang comment na nababasa ko sa Twitter, sa mga actors, at sa mga reviews. Pero, syempre, hindi naman natin ma-please lahat. Yeah. Hindi magandang comment ba tungkol sa series, na-affect ang kapat? Hindi. Pero alam mo, to be honest, hindi. I read them, I screen cap, I enjoy it. Kasi at the end of the day, you are all entitled to your own opinion. Pero before, nagsisimula ako sa industry, of course, na-affectuhan ako, tatanong mo sarili mo. Pero ngayon hindi na kasi three things. Number one, once you become a filmmaker, you become a public figure. Once you do any art form, it becomes a public domain. So, public can really say anything, and guys, this is show business. Anything will have something to say with anybody. Anyone will have something to say with anybody. The second, sabi niya ni RuPaul, if they're not paying your bills, pay them bitches no money. Wow. They're not paying for anything sa life ko. And third, yung mga bashers, mga haters, mamamatay din naman sila. What were the best comments that you see for the bashers? Okay, so yung meron ako mga surreal moments. So, naiyak ako yung parang I'm being compared to a director or to an art. Yung mga ganong, tas nakakatuwa kasi syempre, oh shit, may pagka-Gaspar mo, may pagka-ganyan. Eh, syempre, sila yung mga influences ko. So, nakakatuwa. Tapos parang may mga comment na isang intellectual series, hindi siya ganito. Tapos, pero may mga, meron ako mga comment na sa'yo ko na enjoy ko yung na-stress sila kasi parang soft porn, kasi nung napanood nila episode 3, umiyak sila. So yung mga bashers dati, nakala nila puro sex lang. Ngayon, sila na yung religiously watching at hindi sila nag-aantay the next day. Hey, watch at 12 midnight. Nag-subscribe na. So yun yung mga natutuwa ko. Tsaka meron mga nagbabash, ay mga nag-tweet na pupusa sa final episode. I'm gonna start this. Yung nag-aantay sila, ayaw nila yung weekly, ayaw nila magtanong. Sila tuloy-tuloy. Actually, kasi to be honest, my series, I intended it to be a binge-watch series. Yung back episodes 1 to 9, watch na kayo. Pero kasi, syempre masyado minadali ng gaga na extend sila. Palabas na natin, hindi pa ako tapos. Eh, kailan ko na lang tapos yung episode 9? 2 weeks ago? 3 weeks ago. Right after ipalabas yung episode 8, saka ko na lang tapos yung episode 9. It's so hard. Sobrang hirap siyang gawin. There's one thing I would want to ask. Kasi, ang BL kasi, when it was like introduced by the Japanese, hindi siya talaga very, very clear kung gay, whatever ba siya, diba? It's a gay love parang thing. So parang two boys na talaga sila na parang in love or attracted to each other. So ano yung take mo? Kasi naglilipana na ngayon yung BL, pero it's like ito na nga nag-convention na may mga nagsabi na parang softcore and whatever, tapos eventually naman naging seryoso and they think it. So parang nag-evolve ba ang BL especially here in the late? I think so, yes. Pero kasi, to be honest, hindi naman talaga BL ang labatan of the world. I mean, it's a gay series. Kasi, BL, hindi talaga eh. Compared to Game Boys, na sabi ko nga, di ba, my favorite BL talaga. Sorry, Game Boys talaga. I love it. It started everything. Pero, I'm not trying to be Game Boys or trying to be Hello Strange. This is different. But, the reason why there's a BL in the campaign, because these are all BL lovers, boy lovers. So, yun lang naman. But, I wanted to do a more mature sense na ang mature yung characters ko. We have drug addicts on the verge of withdrawal, loving each other. Di ba? I mean, you have a threesome with a ghost. Ano ba? Diyos ko. Di ba? Yan ang utak ko eh. So, ano pa ba? We have a... May pagkasi incestuous relationship ni Marky with a... Yes. But it's not really incestuous. That's not his father. It's the caretaker siya eh, benefactor. Pero di ba sa atin kasi pag nasa isang bahay kayo, tingin sa'yo tatay mo yan, kung pwede nang nangyayari sa inyo, tingin sa tao incest, eh, hindi naman kayo magkadugo. Kasi it's always about the persona in the Philippines eh. It's always about the image. Yeah, so yun, ganun siya. Like,
Kahit yung idea ko ng foreigner and Pinoy, pero ang nangangailangan ng tulong ng foreigner, nangangailangan sa Pinoy. Kasi sa Pilipinas, kung buhay natin, lahat ng tao gusto mag-asawa ng foreigner kasi feeling nila sasagipin sila sa kahirapan. Pero dito iba. It's actually the foreigners in me, it's the Filipino. Actually, yeah. So I wanted to be more positive. Shandi, you get a great good viewers sa video nila. Tanong ko lang, kasi tinanong ko lang ng mga artists, they are very much willing to have a part of it. Is there any opportunity na magagawa niya? Season 2? Yeah, meron talaga. I have plans. Pero siyempre, ano ba? Hindi na sila babay, patay na sila. Like end of the world na, tigilan na ako. Pero nakita mo naman, may pagka Marvel Cinematic. Charot! 7 days ago. So to be honest, ang intention ng season 2 talaga, and season 3, kasi trilogy siya eh. Parang, it always go back to day 0. Tapos, new set of characters, tapos new set of manifestation. Kung dito umuulan ng isda, sa season 2, hindi ko pa alam kung ano umuulan. Hindi mo pwede umuulan ng palaka, kasi ginawa na ng Magnolia ng movie yan, ni Paul Thomas Anderson. Iniisip ko umuulan ng tao. Okay lang, iba na lang manifestation, tapos new set of characters. Pero, if I'm gonna do a season 2, season 3, gusto ko mas... Yeah, mas wild pa dito. At the same time, gusto ko mas malayo, yung... I wanna shoot in Masbate, in Davao, yung... Kasi dito kasi, two parts of Mindoro, then I have Cavite, I have Cagaytay, I have Taguig, so... Gusto ko mas iba pa. I'm gonna try. Yes, gusto ko na mas malayo, para mas cinematic pag na gano'n, gano'n. Yan ang plan ko. Pero how is it directing the episode 8? Kasi medyo tuloy-tuloy lang yung pwede. Oh my God, it's so hard. Alam mo, isa ng vision na nakasatuparan lang. Kasi parang 2 days rehearsal na kami lang with the cameraman in the AD. Tapos 2 days rehearsal with the cast. On the first day of the rehearsal ng mga cast, yung pagkapaka, pahinga sa content. Sabi ko talaga kay Irma, oh my God, I don't think we can do this. It's so hard. Nililito yung mga tao. Oh. Sabi ni Irma, no, kaya natin ito. Sabi ko, shit. Sabi ko, nag-illusion lang ba ako? Okay? Parang huwag na natin ito gawin. Shoot na lang natin first scene. Sabi ni Irma, hindi. We should, lahat ng mga artists, hindi kaya natin ito. Gagalingan namin bukas direct. Day to rehearsal na perfect. Tapos yun, pero sobrang hirap kasi, pero maganda rin ang takot lahat ng Irma. Nahiya. Nahiya kasi, pagkagamali ka, babalik ka sa take one, babalik ka kay Marky lang, papasok ng greenhouse, diba? Doon ang umpisa eh, walang cut eh. Tapos imagine mo yung emotion sa pinagdadaanan ni Mike, hindi na siya makausap na maayos, tapos yung si Irma, nagdaiyak at nasigaw, yun. Tapos imagine mo yung cameraman ko nandit-liit, yung nilalagay sa katawan niya, grabe. Pero yung dalawa sa dulo mo, after the credits, kasama talaga sa story ko. Well, para siya, hindi, kasama siya nasa script, para siyang glimpse sa season 2. Sino ba yung baby? Okay. We wanted sana na malaking artista. Oh. Ang problem pag malaking artista, papayag lang yung mga manager sila mag one scene. Kung pasok pa sila, guaranteed sila for season 2. Pero if you parang... Hindi ko pa sure kung isasama ko sila sa season 2. You have actors in mind that you want to work with season 2? Yes, I want to work with Jerome Ponce. Oh, then yung Jim. Paolo Gumabaw. Ay, kasi dapat siya dito, dapat diba? Siya dapat, pero tatanggapin niya. Yes, I want to work with Tony Labrusca. He's a good friend of mine. Oh, yeah. Arnold Reyes. I want to be more inclusive. I want a trans premise. Trans. Gusto ko ng transgender friend, love story. Sino ko ba? Siguro ba iniisip ko magbalik na konti from season 1. Yeah, and gusto ko pa ng mas malalaki pa eh. Siguro basta gano'n na parang... Pero ilang episode ito ang season 2? Ano ang intent? Laging 4 stories kasi ito, di ba? 4 stories pa. Laging 4. 4 or 5. Pero baka maging 5 ako for season 2. Yun na namin. Hindi ko pa alam. Talagang, ano, ito sinasabi ko natin ng mga cast na yung about doing the intimacy, talagang pinag-usapan mo. Ini-explain ko sa kanila, I talk about why it is important, I talk about intimacy, I talk about lahat, gay relationship, lahat ini-explain ko. Tapos, pinapakita ko yung blocking, ginagawa ko yung mga stuff ko sa director. Ipa-block ko, isa-shoot, papakita ko paano. Ganito itsura, ganito.
Tapos pag chin, pag nakaubad na sila, shoot ko, papakita ko masin, okay ba sa inyo to? Ito yung angulo, hindi makikita. So hanggang sa naging comfortable na lahat. Pero may mga eksena ba na gusto mo sana gawin pero hindi sila pumagawa? Yung si Martin kasi, gusto ko kasi talaga na. Tapos, hindi pa siya comfortable for that, pero may pakita pa rin siya konti, di ba, ng shot. Yung sa end, sa episode 3, ay episode 2. Si Elijah, originally, walang frontal nudity. Tumatakbo siya. Tapos, siya na rin yung offer. Sabi ko, parang okay naman. Like, okay na, gano'n. So, mga gano'n. So, meron pang mas matinding frontal na hindi rin nakasama sa final cut. Bakit? Hindi ko kailangan eh. Parang, sandi, hindi nag-work yung sena. Tapos, pinakiusapan na yung Christoph and Rex, yung laway. Ay, yung sobrang hindi. In-explain ko talaga pinakiusapan. Kasi I wanna play much to my one of my favorite films, yung Scorpion Knights, yung Peke Galiaga, the original. Pero captivating yung ano, yung pagbagsak. Oo, tsaka, diba? Dan, tsaka. Hindi ko lang pag-uusapan talaga. Feeling ko nga, baka maloka, marami na lang mabaliw. Baka maraming gumaya. Baka maraming, sa totoong buhay yung first. Actually, sa mga actor, baka yung gawin gumaya. Ayoko. So, pero hindi ko pa nagagawa sa totoong buhay yun. Hindi pa, yun pa, hindi ko nagagawa. Yes, the series finale is coming, guys, this Thursday, February 17. It's 12 midnight. So, kung gising ka pa ng Miyerkules ng gabi, konting kembot, midnight na Webes na, the series finale is up. It's in Gaga Ulala. Just become a VIP subscriber. Tapos, right after that, alam ko marami nag-aantay na matapos yung finale para makapag-start sila mag-binge watch. So, after Thursday, guys, you can watch na from episodes 1 to 9. Buo! Pwede nyo na matapos in one sitting lang. So, yun. I'm hoping you guys, praying and wishing and hoping you guys get to see this series. Love at the end of it.